Hindi pa naman dyan tumatakbo, di ba? Paano naging supporter? Sasabihin ng mga financier natin yun. Kasama ka ba niya sa pagplano nitong tatakbo siya bilang senador? Hindi po, sir. Hindi ka kasama? Hindi na po ako kayong suta, sir. Pag mga ganyan matataas na bagay na, sir, wala na, para out na ako, out na ako dyan, sir. Kasi hindi rin naman, pag sabihin ko, alam ba, wala, huwag ka lang tumakbo. Hindi naman maninu, hindi naman makikinig. Kasi so, may mas maganda pa yung mas may pinaniniano pa siya na ano yung mga nana kapatid niya. Namin na sa kayong dating asawa niya. So ibig mo sabihin yung sabi mo wagas yung pag-ibig mo, 'di ba? Sa kanya. Opo. Ganun din ba siya sa iyo? Nabibili ko rin po siya, no? Parang ganun din. Pero parang tau-tauhan ka lang pagdating sa desisyon. Opo, sir. Kasi I'd like to point out, no, na it's medyo mahirap paniwalaan yung sinasabi mo na wala kang influence sa decision making. I will cite several instances na you exert influence over the secretary. Anong tawag sa iyo ng mga bodyguard ni secretary? Milan Boss. Boss, ibig sabihin, they recognize na may authority ka. Opo, sir. Ano ang tawag niya sa'yo? Sino po? Ni Secretary De Lima. Pag dalawa lang po kami, sir, sa albasama sa bahay, love talaga. Anong tawag mo sa kanya? Love din. So, parehong love. Opo. Sino ang naglagay kay Director Ragos at nag-recommend na maging view call o IC siya? Ang naglagay si ma'am, pero ako lang ang nag-recommend kay ma'am. Oh, dahil sa rekomendasyon mo? Yes, sir. Sino ang naglagay kay Bukayo? Si ma'am din para siya. At sino ang nag-recommend? Ako na ako. Ikaw rin. Yung decision mo na sa Baguio kayo magkita ni Kerwin, di ba na-mention mo kanina? Yes. Na, at bakit sa Baguio? Sinabi mo kanina dahil mainit, medyo mainit. Yes, sir. Sabi ko, dati kung gusto nyo lang, sa Baguio tayo. Pwede, pwede yun ah, sabi nyo lang. Ano ibig mo sabihin medyo mainit? Kaya doon kayo sa Baguio? Marami mainit, marami ng mata, yung marang kalong tara. Oo, oh, importante yun kasi akala ko mainit dito, kaya doon kayo sa Baguio magpapalamig. So ibig sabihin, marami ng mata. Parang ganun sa akin. Para sabihin mo maraming mata, may alam ka. Oo, oh, parang na-realize ko na, sir, na parang mundo na ito tama, pero ano na lang ito sabi ko, kaya sabi ko, marami ng mata. So na-realize mo na hindi na tama. Pero pinursige mo na doon magkita at i-deliver yung pera. O oh, kasi, o yun ang utos na, sir. Yun ang utos. Sumusunod lang po ako. O, oh, pero ikaw nag-desisyon kung saan lugar at anong oras. Nag-suggest lang po. Sinang doon ang nag-desisyon na doon sa Baguio? Hindi kasi ikaw nag-suggest, di ba? Dahil nga mainit na. Opo. Huwag mo nang baguhin kasi sinabi mo na eh. Opo. Ibig sabihin, meron ka idea kung sino si Kevin Espinosa? Opo, mayroon na po, sir. Nung huli, pangalawang bigayan, nagpakilala na kami dalawa. O, may idea ka na kung anong negosyo niya? Wala pa po talaga. Wala talaga? Opo. Kasi mainit na sa mata, tapos yung sinasabi mo, wala kang idea kung anong negosyo niya. Hindi, sir. Nanghihinala lang po ako. Nanghihinala ka, pero tinuloy mo pa rin tanggapin yung pera. Opo, sir. Sa ganun karaming pera, hindi ka naghinala na ano ang negosyo niya? Hindi po. Kasi nga, alam ko, buong alam ko, ito yung sinasabi naman na engineer. Kaya inuulit ko yung mga sinabi mo kanina, yung mga inconsistencies mo na hindi ka panipaniwala na wala kang influensya. Kasi pagdating sa mga usap-usapan sa DOJ, ikaw ang nilalapitan. Pagdating sa Bucor, yung mga paglipat, ikaw rin ang nilalapitan. So I can cite several instances, as I mentioned earlier, na ikaw mismo ang nag-recommend at nasunod ka. And then you're saying, wala kang influence kay Secretary De Lima. Pag mga ganun lang siguro, sir, pinagbibigyan lang naman niya ako siguro.
pinagbibigyan ka niya dahil sa pagmamahal. Parang gano'n siguro, sir. So ngayon, pinalikuran mo siya. Pagtatalikod ba yan o... kasi kung babasahin ko yung sinumpaang salaysay mo, wala akong nakikitang material facts na... Una-una, nahuli ka, di ba? Apo. So wala kang intensyon mag-testify? Wala po, sir. So ibig sabihin may tinatago pa? Wala po. So bakit ka magtatago kung wala kang... Bakit hindi ka sumurender o bakit hindi ka nag-testify kung wala kang tinatago? Hindi kasi, hindi kasi nga po, doon sa sinabi niya na magtago ka lang. So sinunod mo siya? Sinunod ko po siya. So ibig sabihin, meron ka pa rin relasyon sa kanya? Doon lang po ako, parang, ibig sabihin sir, wala na po. Yung inanong ko yung pinaniniwalaan ko lang po siya sir, magtago ka lang. Siyempre, isa lang akong maliit na tayo sa ano. Kaya, yun lang po nagbasihan ko sa ano mo sir. Okay, let me... Remind you, di ba kahapon, tinanong ka, ano ang masasabi mo at mensahe mo kay Secretary De Lima? Ang sabi mo, I quote, magpakatatag siya. Labanan niya yung binabato sa kanya. Yes, sir. Ano ba to? Out of care? Out of love? O inaasar mo siya? Lahat na yun, sir. Sama-sama na dun. Sama-sama na. Kasi hindi klaro, sabi mo, di ba, wagas. Tapos wala kang influence, pero yung ending mo, meron pa rin, ano ba to? Little care o tagaalala ka sa kanya? Hindi po. So talagang tinalikuran mo na siya? Opo, sir. So, Mr. Chairman, based on the questions that I asked the witness, and the several instances that I've cited, the inconsistencies. Now, I find the statement of Diane incredible, far-fetched, no, sometimes spectacular na eh. And to the DOJ, I probably ask them to probably reconsider yung making him a part of the witness protection program, unless and until he will tell us the real truth and his participation, kasi he admitted receiving money from Kerwin. With that amount of money, he is still denying that he knows that Kerwin is involved in drugs, which is incredible. And decided to go to Baguio dahil mainit na sa mata, kung hindi niya alam kung ano ang negosyo ni Kerwin at ano si Kerwin dito sa drug trade sa MBP. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Deputy Speaker. So, before I recognize the Chairman, thank you, Mr. Chairman.